Hello guys, I'm back again. Mag-update ulit tayo ng pinapagawang bahay. At ayun nga, oh, talaga naman, nagaharap na sa camera, marunong na. Marunong na humarap sa camera. So, nag-start na silang mag-skim coat nitong ating sala. Yan muna yung pinauna namin para maliwanag yung ating sala. Yung mga kwarto, hindi muna. Tapos, yung ating skim coat, nung nakaraan pa yan nabili guys, kasama pa yan nung pagkikisami ba, yung mga materialis na pangkisami, bumili na siya ng pang skin coat din. At sabi ko nga, isasala na lang muna. So, ayan nga yung merienda nila ngayon. Ang walang kasawa-sawang pansit bato sa Bicol. Sobrang nakakamis na to guys. Ang sarap niyan. At ayan nga, si Kuyang ating karpenterong napakasipag at ang galing-galing gumawa. So, ito yung ating master bedroom. Natapos na rin yung pagkikisami. Okay na. Yung CR nga lang nabitin guys. Kulang ng metal paring. So, hindi pa nagagawa ang ating banyo. Yun na lang, konting-konti na lang, hindi pa natapos. O, diba? Laging bitin. Tapos, ayan na, natapos na yung ating kabilang sala. Dito naman tayo sa kainan, mag-skim coat. At binabakbak na rin ni Papa Aldin yung ating sahig. Yung binubutas-butasan ba? Para pag nag-tiles, makapit. Kapag nagbuhos ng semento, ano ba yun, ng halo. Kapag nagbuhos ng halo dyan, kapit na kapit. Ganon, para hindi tawag doon, lumutang o hindi agad, ano bang tawag doon, yung umiibabaw ba yung tiles, mga ganun na mga tiles. Ano ba yung mga maibibigay yung tips guys kapag nagpapatiles kayo ng bahay para hindi agad masira or hindi agad umangat yung mga tiles? Ano yung mga tips na alam nyo na pwede nating baka makatulong sa atin? Kasi hindi pa naman nagsisimula ito guys, next week pa lang magpapatiles. So, inatapos lang muna yung pag-i-skim coat. Pati nga dito sa may papasok ng CR at sa ating kwarto ng mga bata, ay baka maisama na rin dahil apat na piraso yung binili niyang skim coat and nalagyan na lahat yung ating sala at saka yung kusina. Tapos, mayroon pa natira. So, sabi ko, yung CR at saka yung kwarto, baka pwede rin. Bali, isang patong lang yan guys ng skim coat. Dahil okay naman daw, dahil makapal naman yung pagkakalagay. So, baka hindi na ulit patungan. Bali, pintura na yung sunod na ipapatong dyan. Kaya, ayun, makikita nyo naman ang liwanag na ng ating sala. Tapos, dumating na rin pala yung buhangin, ayun, sa labas, at saka yung iba pang kailangan sa pagtatiles, katulad ng adhesive, at saka ng semento. Grabe, mahal-mahal ng materialis. Nasa 9,000 na agad yun, guys, yung semento, buhangin, at saka yung adhesive na gagamitin. 9,000 pesos na yun. Bali, yung pagpapa-skim coat natin ay ito na yung kwarto namin. Ah, kwarto ng mga bata pala. Na-skim coat na rin nila. Isang patong lang din yan. Yung tinutulugan namin ito guys, kung naalala nyo sa mga previous vlog natin noon. Tapos ito nga yung namili sila ng tiles. Bali, ang akala nga namin is nasa 200 ang isa ng tiles. Pero nung nagpunta sila i-sale daw, kaya 169 lang ang isang piraso na nabili namin. Kaya nakatipid-tipid kami. Yung budget namin na 25K, ang nagastos lang ay 16K lang guys para sa tiles. So, laki na tipid natin. And yung tira doon is pang pasweldo na natin. Ito nga yung napili nga na sana namin na tiles. Pero hindi daw kompleto. Dapat kasi ang bibilhin namin ay 93 pieces. Pero kulang na siya. So, yung isa na lang yung nabili namin na kulay puti. Itong nilalaro ni Ella. Ganyan. Tapos parang may ano siya, ulap-ulap yung parang batik-batik yan sa ibabaw. Parang dirty white ba, ganon. Gusto ko kasi simple na lang yung sahig. Hindi naman siya puting-puti guys. Yung simple lang. Tapos gusto ko yung medyo gray din yung ipipintura natin to sa dingding. Tapos basta ang kulay na gusto ko lang sa bahay na makikita is brown, black, and white. Tapos gray. Yun, mga ganun lang siya. Pero hindi masyado. Yung mga light-light lang. Ayun. And ito yung binilhan nila ng tiles. Ace Hardware ba o City Hardware? I forgot. Basta nasa 16K yan guys yung nabili. At yun nga, naglaro na naglaro si Elapot dito. Sa binilhan nila ng tiles, laging kasama. Nag-arkila pala kami ng jeep dahil malayo ito sa amin. Nasa isang oras din ang biyahe. 45 to 1 hour ang biyahe, ganun kapag hindi traffic. Tapos ang bayad sa jeep, syempre kapatid ko yun, nasa 2,000. So, ayun, ang nagagastos natin ay 18,000 para dito sa pagbili ng tiles. Tapos, kanina nga yung sinabi ko sa inyo, yung mga semento, buhangin, is nasa kulang-kulang 8,000 ba yung sabi ko sa inyo? Ayun, di magkano na yon? Nasa 26K? Nasa 26K na ba? Tama ba? Ang computation ko?
mali-mali. Ayan, ayan yung tiles na nabili natin. Okay din naman siya, di ba? Tapos yung adhesive, nasa 10 piraso yan. Yung semento, 10 piraso din. Pero hindi pa sure kung kasya na yan. So, bibili na lang kapag kinulang pa. Yung sala lang naman muna ang ipapatiles namin, guys. Kaya 93 piraso lang yung binili natin. Yung sala, yung kainan, yung kusina. Yung dalawang kwarto, wala pa rin kaming binili na tiles. Dahil, sabi ko, ibang tiles na lang yung ilalagay dun. Tapos, hindi na rin kaya ng budget sa susunod na ulit. Dahil, malaking budget kapag... baka abutin tayo ng 60K kapag nilahat natin ipapatiles. So, ito munang sala dahil nga si Ella, alam nyo naman, lagi na lang naglalaro dyan naka... upo sa sahig, diba, rough finish lang yung sahig natin. So, lagi siyang may mga kati-kati, and nagka-allergy siya, guys, sa puwet, sa may private part niya. Nagkaroon siya ng allergy dati dahil naglalaro nga siya dito sa sahig, apak-apakan, syempre, labas-pasok, sobrang alikabok. So, sensitive masyado yung balat ni Ella, kaya yun, pauna natin yung sa sala. And yung dalawang kwarto, sa susunod na ulit, bali, ibang design na lang yung mga kwarto. Tapos, itong CR pala, tapos na rin ng mga skim coat, ayan. Ang liwanag na din tingnan. Ay, sobrang tama yung isang comment doon na pag nagpagawa ka ng bahay, hindi matatapos. Sobrang dami pa rin ipapagawa, o diba? Ay, pero ayos lang yan. Hindi ko naman lahat, guys, binubuhos dito yung ating sahod. Dahil hindi naman nga nanggagaling sa sahod yung ibang pinapagawa natin dito. Ito yung mga galing sa extra income sa mga ibang diskarte ko, mga online che-che-che-che ko. Alam nyo naman, dami kong mga kung ano-anek. So, ayan yung ginagamit natin pang paggawa ng bahay. So, yung sweldo ko, doon naman yung sa ibang bagay. Ayun. So, meron naman tayong insurance para sa mga magtatanong. May insurance ako, guys. And meron din kami kaunting nasi-save doon. Kasama na doon sa insurance. And then, syempre, allowance ng mga bata. Sabi nila, ang laki daw ng allowance ng mga bata. Oo, hindi ko sila tinitipid, guys. Ang allowance nila per month ay 10,000. Plus, yung groceries nila na 3,500. Diyan na nakalagay yung sabon, yung mga toyo, sibuyas, bawang, mga ganon. Sa 3,500, may prutas na dyan. Tapos, yung bills namin, alam nyo kung magkano, nasa, wala na kaming motor, diba? So, ngayon, nasa 5,000 ang bills namin. Nandyan yung insurance, yung savings, and lahat-lahat na. Yung mga ilaw kuryente, nasa 5,000 plus. So, ayun, marami din akong mga kung ano-anong binabayaran, guys. And, syempre, allowance ko pa dito sa Hong Kong. Nasa 3,500, tipid na yon. Yung iba dun, hindi ko rin naman nagagastos dahil minsan nandito lang din ako sa kwarto. Hindi naman ako naggagagala. So, mas nakakatipid. Kaya, ayun, guys, sobra talagang daming pagtitipid pa. And, ayan, sa susunod na update natin, don't forget to follow and hit the notification bell para ma-update kayo kapag nagpa-tiles na kami, guys. This week yan. So, ayun, usap-usap nga kami dito ni Ella Pot. At sabi niya, ang ganda na daw ng bahay. Naglalaro nga siya. Kaya habang day off ako, video-video call muna sa kanila. Diskarte kapag day off. Ayun nga, may sandwich dito sa bahay. So, kumuha ako ng 2 piraso. And ito na yung breakfast and lunch ko. Hindi ka naman magugutom kasi nasa kwarto ka lang. Lalo na ngayong maulan dito sa Hong Kong. Mas maganda mag-stay ka naman sa bahay. Less gastos pa. Pwede naman ako magluto pero nahihiya kasi ako. And minsan inaanok din nila akong kakain kapag nandyan sila. Pero nahihiya din ako. So, minsan kapag dinner, lumalabas ako para kumain. Pero pag umaga at tanghali, dito lang ako sa kwarto. Tapos yun, meron tayo dito. Sandwich at ito. Mura lang ito, guys. Bumili kayo ng mga ganito. Palaman ito na tuna and healthy din siya. Tapos, meron lang akong banana. Kain. Sino yung mga ganitong team bahay lang kapag day off? Dahil nga effective sa akin, baka pwede rin to sa inyo. Naalala nyo nung pumunta kami ng Japan, nabili ko tong pang face mask na to and natry ko na siya ng 3 linggo na. Every Sabado nga ng gabi ay naglalagay ako sa mukha. Super effective niya, guys, as in malambot talaga sa skin. Nakakatuwa lang kasi 3 weeks pa lang akong gumagamit, sobrang nakikita ko na yung effect niya sa mukha. So baka pwede rin to sa inyo. Yung iba nga niyang essence dahil sobrang dami niya, guys, sa baw, as in ang dami niyang ceramide sa loob. Nilalagay ko rin sa leeg, sa braso, sa hita. Paalala lang mga kabayan, alagaan niyo rin yung mga sarili niyo, ha, hindi po kud-kud lang tayo ng inodoro. Masarap din sa pakiramdam kapag nakikita mo na yung sarili mo is maayos, diba? Sana nakatulong tong video. Don't forget to like and share. Fa-follow na rin. Salamat! Kapag ganito na yung pinabili ng amo mo, alam mo na, ang lulutuin mo. Nahilig nga sila dito sa Hong Kong ng mga soup-soup na yan at marami daw yan magandang benefits sa katawan. Mabilis lang din naman siyang lutuin kasi papakuluan mo lang naman yan ng sabay-sabay. Kaso matagal nga lang mga 2 oras, ganun. Hindi ko alam ang mga tawag dito at yung iba first time ko lang din makita at hindi ko alam na niluluto pala yan dito sa Hong Kong. Tapos meron ding mga seeds and hindi mawawala yung carrots. Tapos minsan may patatas pa yan. Kapag inutusan kayong mamalingke, huwag nang mangupit ha, masama yun. Para ka na rin nagnakaw at saka malalaman
nila yan dahil hindi yan mga bubong mga amo mo, ha? Hangarin mo na kumita ka ng marangal na ipapakain mo sa mga anak mo, sa pamilya mo. Yun lang, di ko pwede kayang share. Mas mura kung dito mo bibili ng mga personal hygiene mo. Nung bago nga lang ako dito sa Hong Kong, sa Watson, sa Welcome, doon ako namimili ng mga shampoo, conditioner, kailangan ko mga toothpaste. Tapos nung nakita ko tong mga to, pumasok ako, sobrang umura pala dito. Tingnan nyo naman. Ito yung pag-breakfast ko na oatmeal, 22 lang pala. Tapos ito naman yung toothpaste, 38 lang pala. Tsaka 29, tatlong piraso na. Pwede mo nang pagpasalubong din sa Pilipinas. Kapag binili mo to sa mga Watson, sa Welcome, sa mga grocery store, naku po, nasa 20 plus ang dagdag nila. Pero bakit nga ba mura sa mga dispensary dito sa Hong Kong? Ano kaya to? Original din kaya to? Ito yung panghilamos ko, oh, 39 lang dito. Tapos yung mga napkin, $18 up to $30, ilang piraso na yan. Yung mga shampoo, Diyos ko, 38 lang. O, pag binili mo yan sa mall, magkano? 50, 60. Lalo na tong Pantene, o, diba? 49 lang, eh, 65 yan nung tumingin ako sa Watson. Kaya kung nandito ka sa Hong Kong, maghanap ka ng mga dispensary, dun ka bibili. Kasi makakamura ka talaga, sobrang laking matitipid mo. Lalo na at hindi naman libre, ang karamihan dito na DH sa Hong Kong, diba? Kung uuwi ka na ng Pilipinas, pwede ka ditong mamili ng mga pambigay mo sa kapitbahay mo, mga chismosa, mga mura-mura. Tapos ito, lotion ba to? Yung mabango, di ba? Paborito yan. Tapos yung mga maling din. Mura lang, $16 lang yan, guys, dito. Oh. Sana nakatulong yung video. Don't forget to like and share. Bye! Salamat! Pag ikaw umutang, bayaran mo. Di mo naman pera yan, eh. Pinagkatiwala lang yun sa'yo. May humiram to sa kanya. Sobrang laking pera. Hindi talaga siya binayaran. Makapal na mukha, binlock pa siya. Hindi nyo pera yan. Hiniram nyo lang yan, di ba? Hiram nga, eh. Kailangan yung ibalik. Ang nangyari, kayo pang galit pag sinisingit. Kayo na nga itong pinagkatiwalaan na mapahiram ng pera niya. Huwag ka nang umutang kung wala kang planong bayaran. Yun lang yun, okay? Paano ko itataasan ng sweldo ni amo nyo? First, nagluluto ka ba? Second, magaling ka ba mag-alaga ng bata? At yung pangatlo, hindi ka ba nagsiselfon talagi? Yan, kapag hindi mo ginagawa at marunong ka sa ibang mga sinabi ko, tataasan ka ng sweldo. Pero kung hindi ka marunong magluto, tapos lagi ka pang naka-Facebook, huwag ka nang umasang tataasan ka, day. Sipagsipagan mo din, para naman ganahan yung amo mong taasan ka ng sweldo. May mga amo na kapag alam nila at deserve mo naman na taasan, talagang tataasan ka. At ang laki-laki ng mga itinataas ng mga sweldo dito kahit pangalawang kontrata mo pa lang. Kaya galingan mo, kabayan. Pero may mga kuripot din. Do your best always. At kapag kuripot pa rin at saka madamot, maghanap ka na lang ng ibang amo after contract. Yun lang. Salamat. Minsan, kahit okay yung trabaho mo, kahit hardworking ka talaga dito, may topak talaga sila. Ano lang gawin nyo? Lagi lang kayong mag-smile. And dapat buka sa loob nyo. Yung talagang papakita nyo na masaya ba kayo? Promise, magbabago talaga sila ng turing sa inyo. Parang mahal na mahal mo yung trabaho. Ganun dapat yung maramdaman nila. Kasi kapag lagi nilang nakikita na naiinis ka, nakasimangot ka, yung parang padabog-dabog ka, tapos sumasagot ka sa amo mo, magiging mabigat yung pagkatrabaho mo sa loob ng bahay. Kaya mahirap. So para gumaadgaan sa loob ng bahay, maging okay kayo, lagi kang mag-smile. Lagi dapat mag-smile. And pagising mo sa umaga, ganun na yung lagi itatak mo sa isip mo na dapat masaya yung araw na to. Ganun. And papasok mo sa utak mo is yung mga positive things lang, huwag yung negative na, ay naku, umaga na naman, trabaho na naman, yung mga ganun. Iwasan natin yun, minsan ganyan ako eh, pero ngayon, iniiwas-iwasan ko na, and dapat ganun lagi. Dapat maging masaya. And you will see the change sa bawat araw mo sa loob ng bahay ni amo mo. Magiging okay yan. Basta lagi kayong mag-smile, ha? Pag nagkakamali, sorry ma'am, ganun. Magsusorry na lang tayo, and alam naman natin na pag may mali talaga tayong ginawa, is naiinis talaga sila, diba? Kung dapat tandaan natin yung mga mali na yun, huwag na natin uulitin. Yun lang, dapat talaga share.